Hello again guys! Welcome to my YouTube channel. In today's video, pag-uusapan natin ang about sa Santay Pure Barley. So guys, sa mga hindi pa nakapanood sa aking video about sa Santay Pure Barley, so ililink ko na lang dito sa taas guys yung video ko about sa Santay Pure Barley. Ang topic natin ngayon, nakita nyo naman sa title, kung paano malalaman ang fake at original na barley. At i-share ko rin sa inyo guys yung mga testimonies ng mga customers ko at kung ano nga ba yung mga sakit na napapagamot ng Santay Barley. So although guys may sinasabi dito na no approved therapeutic claims, pero ang barley talaga guys is nakakagamot ng kahit na anong uri ng sakit. Panoorin nyo lang guys itong video na to hanggang sa dulo nang malaman nyo yung mga testimonies ng aking mga customers at kung paano sila gumaling sa kanilang mga sakit gamit lamang itong Santay Barley. Bale ako ay isang distributor ng Santay Barley. Nag-ship po ako nationwide. Ako po ay talagang legit na distributor ng Santay Barley. So guys, paano nga ba malalaman yung original na Santay Barley? Kasi guys, maraming nagkalat na fake na barley. Even ako, may nag-offer din sa akin. Kasi nagpo-post ako sa social media, sa aking FB, ng mga testimonies about sa Santay Barley at sa aking mga binibentang Santay Barley. Nagpo-post ako guys. Tapos meron isang araw na nag-message sa akin, isang lalaki. Sa akala ko, bibili siya ng barley. Kasi nag-message siya sa akin. Tapos bigla ba naman niya akong inofferan na kung gusto ko daw mag-order sa kanya ng barley. Akala ko bibili, pero yun pala, mag-offer din siya. Kung gusto ko daw sa kanya na lang kumuha ng barley. Sabi ko, hindi po kasi sa main office ako mismo kumukuha. Tapos sabi niya, sa akin mas mura lang. Sabi niya, 750, 30 sachets. Kumbaga, 750 lang isang box nitong Santay Barley. So guys, bigla akong na-alarma. Sinabi ko yun dun sa upline ko. Tapos sabi niya, sana nag-order ka para na trap natin. Eh, hindi ko na naisip yun guys. Talagang blinak ko na lang yung lalaking yun. Kaya beware kayo guys sa mga online na nagbebenta. Kasi marami talagang namimekay ng Santay Barley juice guys. Kasi napakagaling niya. Napaka-effective niya. Kaya pinipeke nila. So kumbaga, ingat-ingat lang kayo guys. Kasi sa mga drugstore, hindi naman sa nila lahat ko guys. Pero sa mga drugstore na nagbebenta, lalo na yung mga Chinese drugstore, mga ganun. Hindi nyo alam guys kung fake or original ba yung barley na nabibili ninyo. So guys, itong Santay Barley juice, we as a distributor guys, hindi kami nagbababa ng presyo. Talagang may sinusunod kaming presyohan. Kumbaga code yon. Ang presyo po talaga nito guys, 1,950 talaga yung price nito guys. Hindi talaga siya bumababa. Kahit yung mga nakakanister na ganito guys, 1,950 pa rin yung kanyang price. Kasi magkatumbas lang sila nito guys. Kumbaga is yun is for household use. Ito, pwede siyang travel size. Kasi sa loob nitong Santay Barley box na ito guys, na 30 sachet, meron siyang laman. Pag binuksan mo siya, meron siyang laman na tatlong maliliit na ganito. Ganyan. Itong 10 sachet. So, kumbaga itong barley na ito na malaking box, sa loob niya, naglalaman siya ng tig sa 10. Kumbaga, tatlong ganito kasi tig sa 10 siya. So, pwede mo siyang ibenta or pwede namin siyang ibenta ng 10 sachet lang kung dito lang sa amin. Pero pag nag-ship talaga kami guys, ito talaga yung binibenta namin. 1,950 isang box ng Santay Barley juice na 30 sachet. So, kumbaga naglalaman siya ng tatlong box na maliliit na ganito, ganyan. So guys, ito na nga yung sinasabi ko kanina. Paano malalaman kung fake or original yung barley na nabibili natin sa market? Or even sa Lazada, sa Shopee, kasi marami rin ako nakikita nagpo-post doon. At marami rin nagpo-post sa Facebook, guys. So, talagang tignan nyo, guys. Tanungin nyo kung may ID sila na talagang distributor, legit distributor sila. Dahil makikita nyo yun, guys, sa online ng Santay Barley. Pwede nyo i-check yung kanilang ID. Kung meron talaga silang ID. Tapos, guys, machi-check nyo rin talagang original yung barley na nabibili nyo. Kung yung presyo niya is talagang hindi na bumababa. Kasi ang original price niya is 1,950. Pag bumaba doon yung presyohan guys, magtaka na kayo.
baka hindi legit or hindi original na barley yung nabibili ninyo. Mas maganda guys, sa kakilala nyo na lang kayo bumili or mag-order sa iyong mga, kumbaga may malapit sa inyo guys na distributor, doon na lang kayo mag-order. Or sa mga talagang reliable na source nyo ng barley. Marami naman guys na distributor ng Santi Barley. Kasi guys, maraming risk ang pagbili ng barley sa online or sa mga hindi legit na distributor. Minsan, nakakasama, hindi pala minsan, kadalasan nakakasama pa ito sa ating katawan. Meron mga nagre-reklamo na hindi naman gumagaling, hindi naman daw effective, baka po fake yung mga nabibili nyo. Kasi po yung Santi Barley is napaka-effective po niya. Ito na nga, ikukwento ko na sa inyo yung mga testimonies ng aking mga customer about sa Santi Barley. Unang-una sa lahat, yung kapatid nung ka-churchmate ko na dapat ma-operahan na siya sa goiter. Talagang nakaready na lahat guys na ma-operahan na talaga siya sa goiter. Pero hindi siya natuloy na ma-operahan dahil sa pag-inom niya ng Santi Barley. Paano niya ininom yung Santi Barley? Ang ginawa niya guys, ininom siya ng barley every 2 hours for 2 days. Tapos after 2 days, nag 3 times a day na siya ng Santi Barley. So guys, after noon, mga 2 weeks lang, gumaling na siya. Humupa na yung kanyang goiter at talagang nagulat talaga siya guys na talagang yun yung tinetestimony ng kapatid niya ngayon na upline ko. Yun yung nakapag-push sa kanila na maging member ng Santi Barley dahil napakagaling nga ng Santi Barley. So doon din ako naingganyo guys kasi gusto ko rin na maging food supplement namin ng anak ko itong Santi Barley. So it's good naman guys kasi nga ngayon dumating yung pandemic. Ito talaga yung food supplement namin ng anak ko na talagang hindi yung synthetic guys. Kasi alam nyo naman, yun talaga yung hinahanap sa food supplement, yung hindi synthetic. Isa pa guys na testimonies namin is yung may manas. Lagi siyang bumibili sa akin guys. Matanda siya, halos hindi na siya makalakad sa pamamanas ng kanyang paa. So guys, after taking Santi Barley, naka-isang box pa lang siya dati, nakakalakad na siya ulit dahil nawala na yung pamamanas ng kanyang paa. Even ngayon guys, sila talaga yung aking mga customers na every month bumibili talaga sila ng Santi Barley dahil nasubukan nilang napaka-effective nga naman ng Santi Barley sa kanila. Tapos, yung susunod na i-testimony ko sa inyo guys, yung may diabetes naman siya. Kumbaga, hindi stable yung kanyang sugar level. So guys, napa-stable din niya yung kanyang sugar level. At ngayon guys, is maayos na yung kanyang sugar level. Kaya, kahit na hindi na siya umiinom ng Santi Barley, ayos na yung kanyang kalagayan guys. So, diabetic. Una sa lahat yung may goiter. Sumunod yung may manas. Tapos, yung sumunod yung mga diabetic patient. At yung pang-apat na isi-share ko sa inyo guys is yung nagda-dialysis guys. Ito yung isang testimony ng upline ko. So yung mga kinikwento ko sa inyo guys na mga testimonies is within us lang yung sa upline ko at saka sa akin, mga ganyan. Hindi ako lumalayo guys kasi alam ko napakarami ng testimonies ng Santi Barley guys. Pero ang ikikwento ko lang sa inyo is yung mga naranasan namin sa team namin. So yun guys, ito guys is talagang napaka amazing talaga ng barley na ito. Dahil yung sumunod guys na ikwento ko sa inyo is yung nagda-dialysis nga na talagang yung kapatid niya nagpa-member dahil nga dun sa kapatid niya na nagda-dialysis. So nagpa-member siya dahil gusto niya yung kapatid niya na nagda-dialysis uminom ng Santi Barley kasi nga nabalitaan niya na maganda daw yung Santi Barley. So yun, twice a week siyang nagda-dialysis. So guys, after taking Santi Barley ng isang box pa lang yung naiinom niya, nag-message na itong kapatid niya dito sa upline ko. Ang sabi niya, sister, bumaba na yung creatinine ng kapatid ko. Sabi niya, napakaganda talaga ng result ng Santi Barley. Kaya ito, tuloy-tuloy ko yung pag-inom niya. Halos 1 week pa lang yun, guys, nung uminom siya ng Santi Barley, bumaba na agad yung creatinine niya. So yun guys, sa mga nagda-dialysis dyan, talagang nakakatulong yung Santi Barley sa inyo. Kahit na yung mga may terminal na sakit na guys, nakakatulong talaga yung Santi Barley. At itong susunod na ikikwento ko sa inyo guys is based on my personal experience to guys kasi
It's about my mother. Na-amaze talaga ako sa Santay Barley dahil mismong ako sa mama ko na experience ko yung kagalingan ng Santay Barley. So, balik kasi guys, yung mama ko, pumunta siya dito. Tapos, sabi niya, namamanhid daw yung ganto niya, yung half na head niya. Tapos may mga bukol na tumubo dito sa kanyang, dito sa banda rito, sa kanyang ulo. Tapos hindi daw niya maramdaman yung half ng kanyang head. Tapos sabi ko, bakit ganun? Kasi yung mama ko, naglalako siya guys. Isda ng mga frozen, naglalako siya ng mga gulay, mga ganun guys. Tapos ang init-init, siguro na ano siya sa may init kasi merong high blood yung mama ko. Habang nagtitinda siya guys, meron na pala siyang nararamdaman na. Sabi nga namin is siguro mai-stroke na siya kasi nga hindi na niya maramdaman yung half na head niya tapos may mga bukol-bukol daw sa kanyang ulo. Tapos sabi namin magpa-check up siya. So nagpa-check up siya guys, ang taas ng lugo niya. Tapos sabi ko, ma, mag-take ka ng barley. Sabi ko sa kanya, ma, 3 times a day ka uminom ng Santay Barley. Kasi pag mga pang-healing talaga na purpose ng Santay Barley, it's either every 2 hours for 2 days or 3 times a day for 1 week or for 1 month. Ganun. So ginawa namin, sabi ko, kailangan mag-take ni mama ng Santay Barley. So umorder ako 2 box na ganito para kay mama for 3 times a day for 1 month niya, sabi ko. Or kung kulang man, dadagdagan pa natin. Basta pinag 3 times a day namin siya for 1 month. So yun guys, wala pang 1 month guys, halos 5 days pa lang. Kinukumusta ko yung mama ko kasi nga minomonitor ng kapatid ko yung kanyang BP. Tapos tinanong ko, sabi ko, after 5 days, sabi ko, ma, kumusta ka na? Sabi ko. Tapos sabi niya guys, nakakaramdam na daw yung ulo niya, tapos yung mga bukol-bukol daw niya dito sa ulo. Nawala na daw. Tapos sabi ko nung kapatid ko, umayos na daw yung kanyang BP kasi dati 160 over something. Tapos nung everyday na pinetest niya yung kanyang BP, bumababa ng bumababa hanggang sa naging 120 na lang or 125. Naglalaro na sa ganun guys yung kanyang BP. So talagang very good talaga na thankful talaga ako dito sa Santay Barley. Kasi nung nagpa-check up siya dun sa RHU guys, sa rural health unit, ang binigay lang sa kanya guys nung nagpa-check up siya ay ibuprofen lang. Sabi ko, paano mo gagamot yung pamamanhid ng ulo niya at saka yung mga bukol-bukol sa ulo niya kung ibuprofen lang yung binigay na gamot. So yun guys, kaya talagang very thankful ako dito sa Santay Barley na nakilala at nahanap ko talaga tong Santay Barley na to, na talagang napaka-effective niya guys. At ngayon guys, meron ako guys na isosurprise sa inyo na testimony ng Santay Barley. So guys, mag-subscribe kayo sa channel ko at abangan nyo yung upload ko about sa talagang big explode talaga ng Santay Barley na experience ko sa mga customers ko guys. So abangan nyo yun guys, talagang napaka big testimony talaga yun guys, na talagang breakthrough kumbaga sa pagbebenta ko ng Santay Barley na talagang napaka-effective na guys. So abangan nyo yun guys kasi mahaba na yung ating videos, sa dami ko nang dinaldal dito. So pero okay lang guys kasi I want to help people, hindi lang po ito dahil makabenta ako kundi gusto kong makatulong sa ibang tao na mahanap din yung Santay Barley para magamot yung kanilang mga karamdaman. Napakaganda talaga ng Santay Barley at napaka-effective niya guys. At isa pa palang i-share ko sa inyo guys, yung may acid reflux sa amin kasi guys naoperahan siya sa tiyan. Tapos simula nung naoperahan na siya sa tiyan, lagi nang nasakit yung sikmura niya or kumbaga hindi na maganda yung kanyang tiyan kasi nga naoperahan na, na-open na yung kanyang tiyan. Tapos lagi daw siyang nasusuka. Nakita niya yung barley. Lagi ko kasing pinapost yung barley. Umorder sila guys. Ito lang yung in-order nila guys. Maliit lang. 10 sachet lang yung in-order nila guys. Tapos guys, hindi na sila ulit umorder. Bakit? Kasi guys, 10 sachet pa lang yung nainom ng mama niya. Gumaling na. So guys, sa barley kasi guys, kahit na hindi ka na uminom, hindi babalik yung sakit mo. Kumbaga is kung magaling ka na talaga. Yun guys, kaya sabi ko napakagaling talaga ng Santay Barley kasi 10 sachet lang yung niinom niya. Magaling na siya, kumbaga inayos na ni Barley yung kanyang system. Kaya very good talaga yung Santay Barley. So guys, sa mga nagdadalawang isip na gumamit ng Santay Barley para gumaling ang iyong mga sakit,
huwag na kayong magdalawang isip. Bigyan nyo ng pagkakataon yung sarili nyo ng gumaling at maranasan ulit na maging healthy. So, yun lamang guys. Sana po ay nakatulong ito sa inyo at sana may share nyo din sa iba na may karamdaman or sa mga walang karamdaman naman. Take it as a vitamins na hindi nakakasira ng katawan. So, yun lamang guys. Sana po ay natulungan ko kayo. At please, kung nagustuhan mo itong video na to, please give this video a thumbs up. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel and hit the bell icon para notified ka pag may mga bago akong uploads, testimonies about Asante Barley. So, yun lamang guys. Always remember, God is love. So, bear His love always. God bless!